Alam niyo, ang pinakamagandang nangyari ito sa buhay ko is noong naging isang nanay ako. Nabigyan talaga ng kulay ang buhay ko at nabuo yung aking pagkatao. Hindi ko mai-imagine yung buhay ko pag wala yung asawa ko at yung mga anak ko. So tama ng drama guys, at nag-request pa lang mga anak ko na gumawa kami ng chocolate chip cookies. So napakasimple lang at napakadali lang gawin. Palagi ko itong ginagawa pag wala kaming ginagawa. So, ito yung mga ingredients sa ating gagamitin. Unang-una yung ating harina, flour, baking powder, baking soda, salt, vanilla, butter, itlog, brown sugar, at white sugar. Of course, yung ating chocolate chip, no, hindi yan mawawala kasi nga chocolate chip cookie yan. Kasama ko sa pagbibaking ngayon ng aking mga anak. So, ihalo natin yung brown sugar at white sugar. At pagkatapos, ay atin niyang gagamitan ng mixer, electric mixer, para i-mix natin yung ating butter. Gawin natin yung, iba-butter natin yung sugar at butter. Charot. So dahil wala kaming saksakan sa table guys, wala kaming saksakan malapit sa aming lamisa. So dito na lang kami sa kusina, lilipat tayo sa may saksakan. So ayan na yung ating electric mixer na gagamitin. At iba-butter lang natin yung butter at saka yung sugar, no. Kailangan talaga maging fluffy siya. This is Georgia. Gusto niyo makisali sa aking pagbe-baking today at very participative talaga siya ngayon. So gusto niyang biyakin ng itlog. So baking guys is good for your kids, no? Part daw yan ng nakakapag-develop daw yan at learning sa mga anak natin. So dapat natin silang isali sa mga bagay-bagay. Pero minsan, consummation, kailangan mataas yung pasensya mo guys sa ganitong mga bagay na pagbe-baking kasama yung mga anak mo. Yan, ihalo lang natin yung itlog, i-mixer lang natin at hanggang sa mag-incorporate silang ang mga ingredients. O ngayon naman ay halo natin yung ating dry ingredients, yung ating harina, baking powder, at baking soda, at yung ating asin, salt. So, ang daming nagsasabi, ang daming nagtatanong kung ang mga anak ko ay triplets ba. Hindi po sila triplets. Yung mga babae lang po ang kambal. Identical twins po si Ariana at si Georgia. At si Silas naman ay medyo kasunod lang nila. So, nung si Ariana at si Georgia ay 7 months pa lang, ako ay nabuntis ulit. So, medyo yung gap nila ay close lang. So, ayan, nawala na tayo sa pagbe-baking guys. Inhalo ko na pala yung ating dry ingredients sa ating wet. So, ayan na. Mukha na siyang cookie dough. So, ang ating cookie dough, guys, pwede nating ilagay yan sa freezer at kuhanin mo lang kung gusto mong gumawa ng cookie. So, pwede kang gumawa ng bulk at pag gusto mo nang mag-bake ng cookie, kunin mo lang sa freezer, defrost mo lang at madali lang. Hindi mo na kailangan gumawa ng dough. So yung pagbe-baking namin ng mga anak ko is party din yan ng aming bonding, no? Masaya talaga yung mga anak ko pag nagbe-baking sila at minsan nagkakamali minsan, pero okay lang, it's part of their learning. So 10 minutes lang natin i-bake guys ang ating cookie sa oven at ayan na, lutong-luto na siya at ready na siya for eat! So ayan ang ating cookie at mukhang masarap talaga siya i-dip sa ating kape. Guys, here's your one only kit, one. Thank you. What do you say to mommy? Thank you. Louder. Thank you. Dahil nanood ka ng video na ito, pwede kang manalo ng 500 pesos GCash. At dahil nga Mother's Day, magpapag-giveaway tayo. Mag-comment ka lang sa baba, nominate ka ng nanay na gusto mo ring manalo, at i-share mo ang video na ito. Napakasimple lang guys. Announcement of winners sa May 14 na. Mag-nominate ka na! Bigyan natin pugay ang mga nanay at pahalaga natin ang mga nanay kasi hindi madali ang maging nanay. Alam na alam ko yan from the bones, no? So ayan na, mukhang nasarapan yung mga anak ko sa ginawa kong cookies ngayong araw na ito. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman, bye!